Hello mga kulukoy. Nang oras na ba? Nang oras na. Nang oras na. Okay. As 12:51. So, ngayon eh nga ayun nga umulan ito, so tapos eh kaano lang eh ka hihinto lang ng ulan. So, sa ngayon ay ito nga ay kanina pa sana ako mag-video. Yun nga lang eh medyo malakas yung ulan eh hindi tayo maririnig. So ngayon medyo humuhupa na yung ulan at saka hindi naman maano, hindi naman masyado mangin at wala namang dalugdog. Ano ba yun sa Tagalog yun? Dalugdog. Ano ba? Mag-Tagalog? Mag-Bisaya? So, mag-Tagalog na lang siguro. No? Mas maganda kasi mag-Tagalog yun eh. Yun nga guys. May ano lang ako guys. May mga kulupe. May ano lang ako mga kulupe. May kunting ano lang ako eh. May kunting bigay puyag lang ako eh. Kasi nga, na-curious lang talaga ako. Bakit ba kung ang mga babae kapag ka nagbablog at nagka-panty, naka-bra, yung kumbaga para bang halos nilabas na yung kung anong meron sa kanila, bakit ba nagbabiral ng mga ganon? Hindi ko lang lubos maisip ba bakit ba nagbabiral yung mga ganyan na pamamaraan na mga video na hindi ba dapat pwede na mag-video na yung formal yung panunuot mo, yung hindi nilalabas yung dibdib mo, hindi nilalabas yung kaugalian na nasa parte ng katawan mo, eh bakit pa yung mga ganun pa na bagay na kaaya-aya sa mga bata na hindi pwedeng makita, na kumbaga parang ano, na hindi matularan, hindi magayahan. Normal ba yung mga ganyan o sadyant naman talagang kaugalian na yan sa tao na kaugalian na yan sa tao na ginagawa yung gano'n, na ilabas yung apart sa kanilang katawan? Kasi kapag sa lalaki kasi ginawa, sa iba, para sa kanila, yung sa iba, bastos, walang mudo, walang respeto, kumbaga parang binibintang katawan na ganun ginagawa para magkapira sa YouTube, magkapira sa Facebook. Pero mga babae na gumagawa ng ganun, parang mga ganun na mga comment na bastos ka, wala kang mudo, wala kang respeto sa sarili mo. Ano bang kadiferensyahan kung sa lalaki at babae nagvideo ng gano'n na halos inilabas yung apart sa kanilang katawan? Kasi dahil ba sa maganda yung katawan ng babae, sexy at naglakihan yung mga dibdib, ano pa ba yung mga comment na hindi kaya-aya pakinggan? Hindi naman siguro gano'n na ano eh. Kasi mag-video dapat formal. Yung bang maganda yung kalalabasan ng video mo, yung maganda yung komentaryo ng iba, yung para bang maganda yung mga naririnig mo na papuri sa kanila, eh kailangan pa ba talaga na maglabasan yung naglalakihang dibdib, nagsusuot ng mga maliliit na panty? Kasi pag kung sa lalaki ginawa, bakit mo ginagawa yan? Hindi mo ba iniisip na may mga bata nakikita, baka sabi, ano masabi, bastos ka, wala kang, pero pag sa babae, wala kayong ganun na marinig. Bakit ba, ano bang kadiferensyahan nun sa lalaki at saka sa babae? Dapat kasi may komentaryo din kayo na pantay-pantay, hindi yung parang may
para kayo may pinag para kayo kasi may pinagpaboran gidapigan nga inana nga gibu ganun inana ganun gibuhat kay ngano di ay kanang mas maganda ba na kailangan ilabas sa apart sa babae para mas sabihin maganda siya, sexy siya, ang galing niya sumayaw, ganda, laki ng puwit niya. Pero pag sa lalaki nagkaganon, ang sinasabi, ba't ka nagkaganyan, hindi ba agay sa'yo, marami mga bata nakakita, bastos ka, bakit ba sa mga babae naging gumagawa sila ng ganun? Hindi ba yung bastos ginawa nila? Tingin mo ba naging formal ba din yung ginagawa nila? Hindi naman naging formal yun. Bisan gani, kahit nga nagsisimba, imbis dapat nagsisimba, magsusuot ng mahaba na pantalon para mas maganda katignan. Pero ang ginawa, nagsuot ng maiksi na sayal, maninipis na sayal, nakalabas yung dibdib. Ganun ba yung dapat gawin para respetuhin ka ng iba, kilalanin ka ng iba? Ganun ba na pamamaraan yun para sa inyo? Kasi pag sa lalaki gumagawa ng ganun, ang mga comment nyo hindi maganda. Pero pag sa babae naman, okay lang naman kahit nagsuot siya ng ganyan kasi maputi yung legs niya, malaki yung balakang niya, kukakulay yung katawan niya, maganda siya tignan. Dapat ba mas maganda yung papuri sa babae kung ikumpara mo sa lalaki? Kahit naglabasan yung dibdib nila, kahit nagsusuot ng maliit na panty, ganun ba yun? Alam nyo, ang isip ng tao hindi nyo maintindihan. Kasi kung naintindihan pa ng isip ng tao, pag sa lalaki masama mga komentaryo, pag sa babae naman kahit naglabasan na yung mga ganoon, maganda pa rin yung komentaryo. Dahil ba sa naakit kayo sa katawan ng babae? Naakit kayo sa kutis ng babae? Naakit kayo sa mukha ng babae? Ano ba dapat na gawin na pagtitiktok yung kailangan nyo pag gumagalaw-galaw, gumiginding-ginding? Kailangan halos maglabasan yung dibdib. Kayong mga tao, hindi minsan kayo talaga hindi maintindihan kasi pag sa babae ginagawa niyan, wow, sexy, maganda, okay lang naman kasi maputi siya, malaki puwit niya, kahit ano-ano mga sinasabi niyo. Pero pag sa lalaki, bakla siguro yan, kaya siguro nag-brief. Siguro, silahi siguro yan, kaya nag-brief. Hindi magaganda yung mga komentaryo niyo. Pero pag sa babae, naglabasan yung mga magagandang komentaryo niyo. Kayo talaga, minsan yung utak nyo parang parang alimasag na kulang sa vitamins. Minsan kasi pag nag-comment-comment kayo, yung maganda-ganda yung mga comment-comment naman ninyo na dapat wala kayong pinapanigan. Yung kumbaga bang pantay-pantay yung mga comment nyo, hindi yung kahit na pag gumigiling-giling, gumaganon-ganon. Kahit ninyo, alam niyo nakita na yung mga kilid-kilid, anong mga singit-singit nila, yung budod mo. Okay raman, kigwapa man na siya. Angayan mo po kay lami maghawak, nindot magsampot. Kinalanig, ingon ana rin, pamali. Buti. Kaya ngayon tayo dito sa mundo, minsan inaabot tayo ng mga bagyo, inaabot tayo ng mga sakit, inaabot tayo ng mga ano-ano pang mga kahilayan, ng mga parusa na binigay ng Diyos. Kasi
kayo minsan, bago kayo gumawa ng mga ganun, di kayo nag-isip-isip. Mas proud ba yun sa mga ginikanan ninyo na gumaganon-ganon kayo? Na para bang kahit tingin ninyo na hindi maganda tignan, kumikimbot-kimbot pa rin kayo, gumagayawang gawin pa rin. Tingin ba ninyo, sikat na talaga? Noong unang panahon, wala namang ganun. Pero bakit nagawa na sumikat yung ibang tao? Pero ngayon, bakit kailangan pa talaga? Tapos ngayon, pag kinukomentan kayo ng mga babae na hindi maganda sa ginasinusot, nagagalit kayo. Nagagalit kayo dahil wala daw yung mga respeto yung comment. Na wala daw mga respeto yung nag-comment na mga bastos daw yung mga comment nila. Pero ikaw yung nagsuot ka ng bra na naglabasan yung dibdib mo, nagsuot ka ng manipis na panty mo, hindi ka ba nag-isip na bastos din yung ginagawa mo? Parang tingin ninyo kahit nagsuot kayo ng mga ganun, gusto niyo mga comment magaganda. Gusto niyo pinupuri kayo ng maayos kahit alam niyo nakalaswa-laswa na yung ginawa niyo. Pag nakomentan kayo na hindi maganda, nagagalit kayo kasi binabastos kayo. Hindi kayo nire-respeto. Bakit ikaw, sa nagawa ka ng ganyan-ganyan, nagrespeto ka ba sa sarili mo? Amper sa mga lalaki na, pag mga lalaki nagsuot ng ganyan-ganyan, bakla yan. Baliw siguro yan. Silahis yan. Mga ganun, mga comment-comment nyo. Pero pag kayong mga babae nagsuot kayo ng mga ganyan-ganyan, pag nakomentan kayo ng hindi maganda, nagalit kayo na na-offend kayo kasi totoo. Di, kung magsuot pala kayo ng ganyan-ganyan na maglabas-labas ng yung mga dibdib, magsuot-suot mo ng maliit-maliit na panty, maghubad na lang kayo. Bakit di na lang din nyo diritsuhin na maghubad kayo lahat? Bakit lagyan pa ninyo ng panty-panty huwag ka ng yung mga bra-bra-bra-bra pa? Para at least na makikita talaga kung anong mga comment gusto nyo. Mga abilidad ninyo, yung mga ganyanan nyo ba? Mga galawan nyo. Mahusgahan kayo, magagalit kayo, pero hindi kayo nag-isip na hinuhusgahan kayo sa ginagawa ninyo kung dapat ka bang pupuriin o dapat ka bang galangin, dapat ka bang pagsabihan ng maayos sa ginagawa mo na naghubad-hubad ka. Gusto niyo kahit naghubad-hubad kayo, naglabasan yung mga singit-singit ninyong maitim, gusto niyo maganda-ganda pa rin yung puri ninyo. Mga luko-luko manday mo. Minsan kayo ba, pagka mag-tiktok-tiktok kayo, mag-video-video kayo, yung mga magandang damit-damit, yung mga formal-formal na damit, para kahit binabastos kayo sa social media, sa mga komentaryo, pwede kayong sumagot ng magandang sagot kasi wala naman sila nakitang kalaswa-laswa sa ginagawa mo. Pero pag ganyan nga, nagsuot kayo ng mga ganyan-ganyan, din yun kinagalit yan pag may nag-comment na sinabihan kayo ng bastos kasi totoo naman. Hindi ba niyo iniisip na bago niyo ginagawa yung mga ganun, may mga batang makakita? May mga bata na dapat hindi allowed na makita yan, pero makita talaga yan dahil sa panahon sa cellphone ngayon, practical na ta. Mga utok niyo, ang mga tanaw niyo, mga gimaayuhan mo, magaling na kayo, pero nag-advise kayo sa mga bata na hindi nyo dapat gawin, pero kayo ginagawa nyo, nakita sa mga bata, matularan talaga kayo ng mga bata, mga utak ipis. Pag nag-vlog kayo, yung nag-tiktok-tiktok kayo ng maayos ng mga damit, para pag may nag-comment na hindi maganda, pwede mo sila pagalitan, pwede mo ikagalit kasi formal sinusuot mo. Pero yung ginaganon sinusuot mo, hindi ka dapat magalit kasi
Kagagawan mo yan. Ikaw gumawa yan. Kalukuhan, mga utak ninyo. Mag-isip-isip kayo na maayos.